kaibigan, for today's video, meron lang akong i-share sa inyo na kunting kalaman tungkol sa ating cellphone, Android man or Apple. Itong side button ng ating cellphone, di ba doon tayo mag-off or mag-adjust ng volume up or volume down, or kadalasan gumagamit tayo ng screen shot. Ang ituro ko sa inyo ay hindi na kayo kailangan mag-download ng mga apps para gawin ito. Dito na mismo sa settings ng inyong cellphone, doon nyo na din gagawin. So, dito sa mga Android cellphone natin, kadalasan makikita natin itong tatlong button. Yan, recent apps, tapos yung taps to home, at saka yung isa, back. So, sa baba natin, kung gusto nyong dagdagan ng parang iPhone na may tatlong dot ang cellphone natin, para doon na tayo mag power off, volume down, volume up, or at laging ginagamit yung screen shot, at para naman hindi na tayo pindot ng pindot sa ating side button ng ating mga cellphone, yung side button baka masira kaagad yon kasi katagalan la laging ginagamit, ilang taon na yung cellphone mo, nasira kaagad yon, hindi mo malaya nasira na yon. Para hindi na masyadong gagamitin yung side button ng CP natin, so ang unang gawin natin ay punta na tayo sa settings ng ating cellphone. Yan. Ang sunod na gawin, pindutin natin. Pag napindot na natin yung settings ng ating cellphone, dito sa search settings, i-type natin yung accessibility. Yan. Naka-type na kasi ako. Kaya nagbubawa na ako ng ganito. Type natin ang accessibility. Antayin natin lumabas yung accessibility menu. Yan. Lumabas na. Pag lumabas na yung accessibility menu, yan, lumabas na yung accessibility menu, pindutin natin yan. So, sa akin kasi, madaming, back natin ha, sa akin kasi, ang magagamit ko, accessibility menu. Yung sa iba, magagamit na accessibility shortcut. Or, depende sa quick accessibility features, basta, iba-ibang settings ang ating cellphone. Ang magagamit lang sa akin, yung accessibility menu. Kaya yun ang ginagamit ko. Yan. Yung parang may iPhone na green, tapos may tatlong white, tatlong toldok na white. Yan ang pindutin ko. Pag napindot ko na yan, pindutin uli yung accessibility menu of control device via large menu. Yan ang pindutin ko. Pag napindot ko na yon, nalabas na dito yung accessibility menu. The accessibility menu provides large on-screen menu to control your device. Your lock screen device control volume, brightness, text screenshot, and more. O, yan. So, itagol on na natin dito. Pag itagol on, kailangan natin i-allow. Pagkatapos na natin na-allow, yan na yon, lalabas na. I-got it natin. O, pag nag-got it na yon, so kapag na-access nyo na, pa-access na natin, kailangan natin, hindi na tayo kailangan magpindot ng ating side button kasi na-access na natin yung accessibility menu, yung sinabi ko sa inyo, yung may button na madagdag na pang-apat. So, itong button na to, parang iPhone yan, oh. Kahit saan mo ilagay, pwede yan. Basta, hindi mo malagay dito na kahilira na tatlo. Dito lang mula yung hanggang dyan lang yan. So, okay lang yun. Kahit dito mo ilagay, kahit saan, pwede mo lang yan. So, ipakita ko sa inyo kung anong laman. Oh. Ang laman nito ay assistance, accessibility settings. Dito ka na mag-power off, power off, power on. Volume down, volume up, dash recent apps, brightness down, brightness up, and lock screen. At saka may quick settings, notification, and screen shot. Yun ang kagandahan niya. Pindutin natin yung screen shot, automatic na yan. Oh, tingnan mo, oh. Automatic na yan, nakasave sa inyong gallery. Yun ang kagandahan nito. Hindi ka na magagamit ng
side button nating cellphone para iwas na masira yung cellphone natin. So, pag gusto nyo nang alisin itong pang-apat na button yung sinabi ko na pinaka-importante na madaming function, pindutin natin yon at pindutin natin yung accessibility settings para ma-off natin. O. Pagkatapos, pindutin natin yung accessibility menu. Tapos, yung accessibility short menu shortcut, itagol off natin para mawala. O. Yan, wala na. Wala ka nang nakita na ano. O, yan, okay na. So, ganun lang kadali kung paano maglagay ng button na madaming function. So, pag nagustuhan mo itong tinuturo ko sa inyo at may natutunan kayo, please wag naman kayong kung kalimutan na i-like, comments, thumbs up, and then follow. At okay lang sa inyo, pakishare lang naman sa mga kaibigan nyo para naman daming matuto at yung nakaalam na i-send na lang sa iba para din may makukunan na idea yung ibang kaibigan nyo at kaibigan ko rin. Thank you for watching. Disclaimer, I'm not a perfect professional director or photographer. Remember, the world is so beautiful, look like a ball. They're turning every now and then. Once again, thank you for watching until the end. Bye-bye!